So yun, Coach Renton, dahil nasarapan ako sa mga pagkain mo dito sa Episode Bar, eh mag-i-invest ako dito. Wow! Ayan. Coach Renton, tong 1 million na to, kinita ko lang lahat yan, lahat sa Phil Lucky, sa online casino na bago. Talaga ba? Oo, pakitangit ako, Coach Renton. Pag napatunayan mo sa akin, maniniwala na ako. Talaga? Oo. Oo, tara, sige. Ito na guys. So yung Coach Renton, kita-kita mo, may 954,000 ako, almost 1 million dito tayo sa Mines. Pakikitaan kita. Magkano yung VIP mo? 30,000 dito, tapos pagkain, sige, 50,000 na. O, ayan. Para makita mo, Coach Renton. Ganyan ako. Kumita ng pera dito sa Pilaki. Easy cash out. 1 million ang pera ko. Kitang-kita mo, di ba? Ay, kaya. Ay, sir. Pause po itong ano? Episode ba? Yes, sir. Ah, welcome po kayo, sir. Tara, tara, pasok tayo, pasok. Pasok, pasok, pasok po kayo. Oo. So yan mga ka-bad boys, andito tayo ngayon sa episode bar, yung bar ni Coach Renton. At syempre, may gagawin tayo dito. At kakain tayo. Yun, kasi, boy, trending yung motivational rice. Yung tigi isang daan, man. Isang daan lang eh. Kung 200, magreklamo kayo. Eh, isang daan lang naman, di ba? Sige mo, may gani ka na, motivated ka ba? Pero teka lang. Kamay lang ako, kumain lang na. Walang tao, pakita mo gani. Boy, walang tao, pero ganyan talaga sa ano, isang business pag nagsisimula. Wala namang agad taas eh, di ba? Baka mamayang gabi, maraming tao dito, di ba? Ganun lang talaga, pero parang nilalangaw. Pero, ano? Hindi, okay lang. Ay, ito lang, Coach Renton. Ay, ito lang, ay, pala yan. Okay, Bruce Co. Brothers. Basta. Yes na, Coach. Siguro nandito kayo para sa motivational rice. Tama, Coach. Ang exotic man. Ang motivation. Para malaman yung pinagkaiba. Yung? Ano ba yung Coach Renton? Ang tanong ko, ilan ang kaya mong orderin? Ilan? Ako tatlo. Kasi yun ang sumutan ng ano eh, standards natin eh. Ako isa. Dahil ito nga. Ikaw, G. Tatlo? Ikaw. Tatlong rice. Pito. Eto, gami. Eto talaga. Ilan kaya mo? Lima. Lima? Yan! Coach Renton, ano sabi mo? Lima. Gami. Hindi ka naman mahalan. Hindi ka naman mahalan. Kasi maraming nagbabash eh. Kinukumpara nila yung normal na kanin sa motivational rice. Eh, ibahin nyo to. Ibahin nyo to kasi ano to eh, kung mga high class na restaurant to. Oh. Diba, na resto bar. Hindi naman kanin yung binibili mo dun eh. Yun. Motivation ang binibili mo sa motivational rice. Yun. Pala yun. Tikman mo para malaman mo. Tikman. Kung kaya mong bilhin. Yun. The fact na nabili mo yung motivational rice, ibig sabihin, pasok ka na doon sa standard. Ano, tikman natin. Tara. Order na tayo, guys. Tara. So ngayon, bro, dahil special tong araw na to kasi mag-i-invest ka, diba? Oo, Coach. So, doon tayo kahit sa VIP room namin. You know? VIP room. Siyempre, big time ka na ngayon eh. So, ang mag-a-assist sa atin, si Antonio Banderas. Lookalike ka na. Ito, Antonio Banderas ng episode. Diba? Sige, i-assist mo si Boss Jonah. Punta po tayo sa VIP ha. Sigurado matutuwa kayo, satisfied kayo. Sa ambience pa lang. Yo, tara. Sige. Tara. Ito na po. Careful, sir. Tara. So, Gami. Uy! Ito tayo ngayon sa may VIP. VIP? Oo, boy. Kumbaga VIP. Alam mo na ang VIP. Okay, sir. Dito po yung VIP room namin. Sheesh! Is maraming tumatangkilig na ito. Una-una na lang po sa book. Yo. Sige, sir. Upo po kayo. Dito tayo. Tabi kayo ni sir. Dito tayo. Yung ano kasi natin, itong VIP room, itong VIP room natin, 30,000 to eh. Ah, 30,000. Consumable naman siya. Good for 15 packs. So, pag ni-rent mo to, brother, kailangan mo i-consume yung ano, yung 15,000 na 30,000, 15 packs. Okay. So, 'yun. Tapos one-way mirror. So, wala makita ng transaction natin ngayon. Yeah. Kasi pera, 'di ba? So, 'yun dahil pagsilbihan natin si Boss Jonah. Yes. Welcome na ulit po. Kasi gusto niya subukan yung motivational rice dito sa ating VIP room. Gigil na ako eh. Sige. Right. Ayan, sige pa. Order mo siya. Sir, makakalimang rice ka, sir. Okay. Ilang rice kaya ang ano? Hindi, kasi yun ang sukatan natin eh. Nang yaman eh. Oh. Mga ilang mga rice ba tayo? Ilan? Baka sa'yo kumain, ha? Oo. Oh. magdala mo na ng 10. 10 rice. 10 rice. 10 motivational rice. 10. Kung kasi kulang pa sa'yo yun kasi okay. Iba yung motivation. Warm up pa lang yun eh. Warm up pa lang. Warm up pa lang. Warm up pa lang.
Yung iba nga, isang motivational rise lang, medyo nag-village na eh. Yeah, nga. Pero siya, sampu. Iba eh, no? Like, ganun talaga, boss, pag ano, motivated. Motivated, ano? Ano, ganun. Tsaka si Boss Jonah kasi, ano to eh, magiging businessman na to. Ayun, so, i-discuss natin sa kanya ngayon yung episode 2 sa Clark. Yeah. Sige, pa-orderan muna sila. Order muna kami. Kaya nasa ba dito yung motivational rise para makita ko agad? Yeah, sige, ipapagawa ko. Pakita mo, boy. Steam pandan rice. So, sampo rice. Sampo. Sigurado ka, sampo. Sigurado. Puro kanin lang yan, walang ulam. May ulam? Parang, may ulam. Parang mas maging motivated tayo. Hindi, kasi mamaya naubos na yung pera mo sa rice. Sinisure ko lang. Hindi, kasi rin doon, kung pera lang, di tayo maubusan yun. Oo. Oh. Sinusubukan lang kita. Yeah. Kasi mamaya, sampung rice, walang ulam. Yeah. May ulam. Puro ulam tayo. May ulam, oo. Oh. Okay. Order na tayo. Okay, sige. Game. So, syempre, bago mag-invest si Boss Jonah sa episode 2, Clark Pampanga, kailangan niya muna matikman yung pagkain ng episode natin. So, nandito kasama natin ang Brusco Brothers, syempre Boss Jonah, at ipapakilala ko sa kanila ang ating chef na galing pang Singapore, Marina Bay Sands. So, let's welcome Chef Gian Carlo Ibanez. Siya mismo ang mag-explain kay Boss Jonah. Siyempre, yes. Special tong araw na to at binisita tayo ng ating mga kaibigan sa Battle of the YouTubers. Yeah. Okay. Alam mo ba, bro, si Chef ay galing pang Singapore yan. So, pumunta siya dito para lang gawin yung menu ng episode. Kala ko para ipatikim sa akin yung mga ano. Oo, siyempre. Chef, ayan. Pakilala ko muna, Chef. I'm the Chef Giancarlo Ibanez and I'm the Executive Chef ng Episode Bar and Kitchen. Yo. At siya rin yung magiging chef natin sa lahat. Yes. Episode 2 and so on. Okay. Sky Lounge and marami pang ano, restaurants niyo open namin. Kakaroon kami ng mga bar fusion. Kasi si Boss Jonah kasi mag-invest sa episode 2. So nice. Sabi ko, bago siya mag-invest, kasi sobrang tiwala niya sa akin, sabi ko, wag muna. Tikman mo muna para magkaalaman. Diba? Mahirap kasi yung invest ka, tapos hindi mo alam kung ano yung binibili mo eh. Tama ako. Alright, sige. Anong unahin natin? Let's start with an appetizer. Dito. Ayan. Ito ang aming soy and honey glaze na pork ruffles. Sa Tagalog ay chicharong bulaklak. Yeah, chicharong bulaklak. Grabe, ano pangalan, Chef? Honey soy glaze. Or? Pork ruffles. Ah. Or sa Tagalog? Chicharong bulaklak. Side dippings, ang traditional na vinegar, spice vinegar at ang ating honey soy. Yon. Alright, okay. Namin. This is a Filipino favorite kasi. So this is an appetizer or starter sa, okay, sa sequence ng fine dining. Yeah. So hindi pwede mawala yan sa... Yeah, sige. Sa, okay, ano ba si Boss Jonah kasi siya? Investor eh. Investor eh. Ganun namin tinitreat yung mga investors namin. Okay. VIP talaga yan. Okay, dyan ka lang ha. Antonio Banderas. Antonio. Okay. Okay, next. Okay. Siyempre si, ano pala, Seth? Ang ating server. Yan. Then, of course, isa sa ating mga pinakasikat na bar chow, hindi pwede mawala ito eh. Isa sa mga one of the most loved Filipino appetizers ang buffalo wings. But we call them here buffalo sticky wings. Yeah. Anong difference yan, Chef? Sa ibang More on the branding side lang tayo, pero on the sweet side kasi itong ginawa natin. Because aside from dun sa traditional na medyo maasim na hot sauce, nilagyan natin siya ng konting sweetness. Mahilig pa naman ako sa maasim na mas sweet. And then with the sasang side natin, of course, blend ng ranch and blue cheese. And traditionally, nasa-serve talaga siya ng celery and carrots. Wow! Nakabatonel. Sarap! Ito tayo ngayon sa ating baked prawn termidor. Wow! Grabe! Chef, yes. Medyo detalyado yung pagkaka-ano nyo dito. Oo, because that's how we do things here at Episode Bar. Bago lumabas sa kitchen to, grabe yung... It actually rests in a bed of bechamel sauce. So it's the bechamel sauce natin is a bit buttery and very creamy siya.
masarap. Bagay na bagay siya sa ating Termidor. Termidor is actually a tiger prawn o sa Tagalog, sugpo. Ah, sugpo. Okay. So, alright. There. Ito na. Ito. Ito yung chef yung medyo controversial, brother. Eh. Kasi, this is a twice cooked pork adobo. This is in honor of Tito Ray. Tito Ray is the dad ng ating one of the partners here, si Bossing Roy. So, sa kanya kasing old restaurant, they have this. So, I just put a twist on it. So, ayan. Dalawang beses kasi siyang niluto. Aside from, sinimmer mo siya ng matagal, tapos in-age mo siya sa loob ng freezer ng ilang days pa. Ah. Before mo ulit siya. So, dalawang beses niluto? Dalawang beses niluto. So, yung flavor niya, chef, kung tama intindi ko. Totally nag-infuse na talaga. Okay. Kaya sobrang sarap yun. One of our best. Hindi ba magastos sa ano yun? Sa ano yung, syempre, mahal yung ano, gas na yun eh. Oo naman, pero kaya medyo naka-markup din siya. Oh, kasi slide. Dito, experience kasi yung inaano natin. Diba? Yes, twice cook adobo, dalawang beses niluto. Grabe. That's correct, boss. Diba? So, we have here, ito yung ating adobo reduction at ang ating pang-cleanse ng palate, ang pickled radish at ginger on top. So, we garnish them with red cabbage at ang ating mga garlic chips. One of the best talagang napakasarap ang nalimang nalimang. Ito yung ano eh, isa sa mga controversial menu ng episode, twice cook adobo. Yes. Eh marami pa naman ano Filipino lovers, di ba, na mahilig sa adobo. All right. History kasi ng adobo, it's actually from the name, from the Spanish name na adobar. Back in the days, wala pang refrigeration technology. So ang ginagawa ng mga Pilipino, niluluto nila sa suka at bawang kanilang pagkain para hindi mapanis. Now, when the Chinese came, na introduce yung soy sauce. Kaya in-incorporate yung soy sauce, here we have adobo. Okay. At syempre, bago ang lahat, ang main event ngayon, ang pinuntahan nila Boss Jonah at ang Brusco Brothers. Yun ako nag-invest. At ang pinaka-pride, pinaka-trending ngayon, ang motivational rice. Sir! Yun, no? Grabe, ganyan kami mag-serve. Ayan, ganyan. Naka coat and tie. Isa-serve sa'yo ang motivational rice. Yun. Ganyan siya ka-espesyal. Dahil 10 rice ang in-order ni Boss Jonah, ganyan siya katindi. Nice. Okay. Sige. Parang nakinang siya. Ito na nga. Yan ang motivational rice. Chef, ano masasabi mo sa ating motivational rice? Napakasarap naman ito. This is actually a steamed rice. Pero this is infused with pandan leaves. So, very aromatic siya. Napakasarap. And yung rice na binila, na ginagamit natin isa... Huwag yan sabihin. Baka magreto. Siyempre. Ay, nanonood. You know what, guys? This is just, you know, dining is the totality of experience. You might just see it as a rice. Pero actually, kapag titignan mo ang vessel, this is 750 pesos. Kailangan kasi yung chef. Special. Pakita nga natin. Luzerne yan. Special. So, syempre, para makumpleto itong food tasting natin, titikman ngayon ni Boss Jonah ang ating mga pagkain. Okay. Game. Tapos ba? Wait, gusto ko para sa ako. Boy, marami tayong viewers dito. Cheers muna ako. Parang nakakabusog ng ang sarap eh. Grabe. Ito nga. Yan na. Historical moment. Motivational rice. Grabe. Grabe ah. Grabe. Ibang-ibang ano. Parang iba. Kung gusto nyo ng kanin. Ito ang bilhin nyo. Parang di siya normal na kanin eh. Uy. Parang talaga namomotivate ako. Uy. Magpayaman sa buhay lalo.
pag kumakain ako to, kahit wala nang ulam eh. Pwede bang patanggalin lahat ng wala ko siya? Oh, pwede rin. Parang nakita mo ba yung ano, pag nireplay mo yung video, i-replay mo yung vlog, iba yung aura ni Boss Jonah eh. Nung kinain niya, parang game face eh. Parang, let's go! Let's go! Walang ulam-ulam to. Uy. Mabe, hindi nyo ito makakakain sa mga normal na mga restaurants. Dito lang to. Dito. Iisa lang to. Pangalawa, may karang pampanga kasi mag-invest ako doon. Sarap. Sabi. Kamu sabi. Tikman nyo. Tikman nyo mga motivational rice. Sarap. Ito na, titikman ko na yung amin. Grabe, huwag mo kayo mag-ulam, ha? Huwag kayo mag-ulam. Wala kayong karapatang mag-ulam. Dinuha kayo sa 700 peso plato. Baliktad, uunahin mo kakainin yung motivational rice kaysa sa mga pagkain, no? Grabe. Sarap, sarap. Busog dyan. Tsaka amoy pa lang niya ko siya doon eh. Kakaiba niya. Parang siyang parang ulam na siya na hindi mo na kailangan ng ulam. Parang ganun. Parang. Ewan ko parang nababaliw na eh. Parang ganun yung ano. Di ba ko siya doon? Anong... Iba eh, no? Oo, parang nababaliw na, no? Oo. Kasi yung parang yung pangarap mo umaano eh. Gigil ka eh. Gigil ka sa buhay eh. Di ba? Gigigil na ako. Saan? Gigil sa iba, kanin. Iba yung nag-iba yung mukha niya, oh. Oo, tinan mo. Gigil ako sa'yo. Gigil ako sa'yo. Ganyan ka, sarap lang. Sarap. Oo. Sabay. Pangalan ng parang. Parang nagigil ako. Ikaw naman. Tignan mo yung mukha niya. Normal. Sige, subo mo. Hindi pa ako nasubo. Ito pa lang. Oo, sige. Yan. Oo, gigil na gigil. Iba. Iba. Oy. Disclaimer lang, kasi ito, dinodoble niya kung ano kayo. Tama. Kumuha kang tanga, pag kinain mo, magbumuha kang tanga. Kasi ito, si Boss Jonah kasi, negosyante na eh. Tama. Kaya nung kinain niya, parang nadoble yung motivation niya maging negosyante. Grabe, oh. Pagdating sa kanya, okay. Pagdating sa kanya, okay. Dito lang parang, bota ka eh. Kasi nadodoble niya. Kaya yun ang disclaimer. Kaya kailangan, bago mo siya isubo, ang iisipin mo yung pangarap mo. Tama! Para madoble. Tama! Ulit. Kailangan, maisip mo muna yung goal mo bago mo siya isubo. Isipin mo muna. Pause ka muna. Pause muna. Ayun, kainin mo ngayon. Visualize. Tignan mo, ibang-iba. Iba, okay. Seryoso na siya. Ayun, medyo umayos. Yan. Medyo umayos yung mukha niya. Naisip niyo yung pangarap niya bigla, coach. Oo, dapat ganun. Kanina, coach, parang wala siya sa focus eh. Parang tanga eh. Parang tanga eh, di ba? Parang walang goal sa buhay. Nadoble yung pagkatanga niya. Buti nasabi ko. Pero coach Rendon, babalik tayo kay Hapogi. Ay, kay ano, Last Pogi. Kay Last Pogi. Kasi isipin mo kasi na pogi ka, pag kinain mo yan, pupogi ka eh. Yun! Sigabi naman. Ito na. Okay, pakitong muna yung mukha. Ito yung normal na mukha. Ayos. Okay. Pakainin mo ng motivational rice. Nabibilawan kasi hindi niya kaya, hindi na kaya. Pero nag-iba eh, nag-iba yung kaya, no? Parang nagka, parang two super sign eh. Nagkahubog. Oo. Okay, ano, okay. Titigman ko na yung, natikman ko na ito eh. Sarap. Paabot nga ito. Tikman natin ito, boy. Sausaw mo ngayon. Sausaw. Grabe, motivational rice lang. Hindi mo. Ito na, boy. Hindi mo niya eh. Sosaw natin. Perfecto pag sinamahan mo ng motivational rice. Tapos nung ano, hipon. Tindi mo. Balik. Ito na, boy. Ito yung shield niya, kailang kainin mo. Grabe, serving pa lang, boy. Grabe, ah. Grabe. May kulang to. Ah, wala. Motivational rice. Yeah.
Hindi mo! Bus Jona! Grabe, sarap. Nakaka-motivate ka! Eh, pa, Dobo. Grabe, Dobo. Ito na yung isa sa controversial dito. Yung ano? Twice. Yung twice, ano? Twice cook, adobo. Ah, grabe. Dininang ko. Hindi na kailangan, sobrang lambot. Hindi na kailangan. Uy! Uy! Ano kaya lasa nun, no? Grabe. Doble lasa, doble. Ganito pala yon pag dalawang beses niluto, boy. Parang dalawang sapok. Parang dalawang sapok sa sarap. Parang gusto mong sapokan yun, eh. Parang kailangan niya, eh. Oo. Kaya, Coach Rendon, parang dito lang sa Mablay. Yung adobo, Coach Rendon. Parang dito lang sa Mablay sa adobo, eh. Adobo, bakit? Kasi, kulang ulit ng motivation. Yeah! Grabe, perfect. Hindi mo? Perfect ko. Kakain mo lang ito, kain mo tayo. Okay mo tayo. So yun, Coach Rendon. Dahil nasarapan ako sa mga pagkain mo dito sa episode bar, eh mag-i-invest ako dito. Wow. Yan. So ano ba to sa Clark? Kasi meron kaming bago sa Clark eh. Ano ba to? Dito ba? Kasi pag sa Clark, pagkano ba to? 1 million. 1 million? Oh, 1 million. So, una sa lahat, syempre, gusto kong magpasalamat sa'yo kasi pinagkatiwalaan mo. O, hindi kasi biro yung ano eh, pagkakatiwalaan ka ng hard-earned money ni Jonah. Tama. Tapos i-invest niya sa negosyo. Tama. Yun. Sa shoutout sa lahat ng follower ni Jonah kasi nagne-negosyo na siya. So, marami siyang sinabi sa akin na mag-invest ka sa lahat ng mga bars natin. Tama, tama. So una pa lang to. Una pa lang yun. Congrats, brother. Welcome to the team. Yon, so 1 million. Yeah, kita nyo. 1 million. So, contract signing tayo susunod. Sige, go. Sige. Tapos, itutour kita sa Clark. Sige, susunod? Oo, sige, sa Clark. Dali mo yung ano mo, GTR mo, yeah, para makita nila. Actually, marami akong tropa dun eh. Kampanga, puro ano. Solid naman yan. Solid. Tama. Pwede ko pa kainin. Kaso, ang problema, wala akong money counter dito. Ang hirap bilangin to, eh, nagmamadali ka. Kaya nga, eh. May lakad pa kami. Susunod na lang, money counter. Hindi, magdadala ako susunod. Oo. Para makita nila na ano, baka kulang to, magkakabono ako. Oo. Hindi ko nabibilangin to, eh. Hindi, sisihin yung banko pag kulang yan. Oo. Kasi nakaano yun, eh. Barya lang to sa'yo, eh, no? Hindi naman. Iba talaga si Boss Jonah. Hindi, di ba? Maraming ano, so abangan nila yung mga bar ni Jonah. Marami. Tama, abangan nila guys. Grabe talaga, oh. Lasang rakip ni Jonah. Ano mo pinagkakabalahan mo ngayon? Saan mo ba na ano to? Sa pila. Kasi first business mo tong episode bar eh. Tama, tama. Hindi, Coach Rendon, kasi actually kaka-withdraw ko lang eh. Dito kasi sa bago... Mainit-init pa ka, oh. Oo, oh, mainit pa yan. Mainit eh. Oh. Parang ano yan, parang motivational rice yan. Mainit. Ito ang pambibili mo lang sa motivational rice. Yan. Dami namin kinain kanina, guys. Dami, no? So, Coach Rendon, tuturuan lang kita ng ano. So, ngayon, magne-negosyo ko na. First time mo to, di ba? Oo, Coach Rendon. Tapos, salamat din, pinagkatiwalaan mo ako na yung mga pera mo na ano mo, naipon mo, i-invest mo dito. Pero saan mo ba kinukuha yung ano mo? Yung pera mo? Coach Rendon, itong 1 million na to, kinita ko lang lahat yan, lahat sa Phila, kaysa online casino na bago. Talaga ba? Oo, pakitaan kita, Coach Rendon. Pag napatunayan mo sa akin, maniniwala na ako. Talaga? Oo. Sige. Ito na, guys. So yung Coach Rendon, kita mo, may 954,000 ako, almost 1 million dito tayo sa Mines. Okay, kitaan kita. Magkano yung VIP mo? 30,000 dito, tapos pagkain, sige, 50,000 na. O, ayan. Para makita mo, Coach Rendon. Ganyan ako. Kumita ng pera. Dito sa Pilaki. Easy cash out. 1 million ang pera ko. Kitang-kita mo, di ba? So yung Coach Rendon, anong masasabi mo? Easy money ako dito sa Pilaki. Malapit mo na ako ma-convince. Malapit na kita ko naman eh. Ah, sige, hindi. Okay. Siguro sa susunod na ano, nakita natin ulit. Tama. Papakita ka ng mas malaki. Oh. Diba? Para mas malaki rin nabigay ko sa yung ganito. Ma-invest ko. Kasi withdraw ka ng withdraw eh. Oh, withdraw diba? Ka ng withdraw eh. Eh wala eh. Kailangan natin mag-withdraw ng withdraw. Nagalit sa yung manager doon. Inubos mo na yung cash doon eh. Eh wala. Nung kasunod mo sa pila, hindi na ako makapag-withdraw eh. Pasensya na sa kanya. Oh. Salamat, Coach Rendon na. Okay. So gusto kami na pag-invest na kay Coach Rendon, susunod na yung episode 2 ha. Episode 2. Lahat ng gusto mag ano, tanungin na lang si Jonah or email nyo lang kami. Tama. Episode bar, alam nyo naman na yan. Kung guys gusto yung easy money, mag-guide nyo lang sa comment section. I-click nyo lang, tara magparami na pera sa Pila. Yeah, bye.